diba? Alam mo naman yon. Wala tayong magagawa na sa pagising natin sa umaga ay hindi pa rin ang pinag-uusapan. At kapag tayo naman ay mahihimlay na sa gabi, malaka na, di ba? Yes, oo. Yun pa rin ang iniisip natin. Naalim. Sulpicio lines pa rin. Ibig sabihin mga kaibigan, sa hinabahaba ho talaga ng usapan, hindi matapos-tapos dahil tila po lumalalim pang lalo ang paksain. Oo, tsaka bakit parang habang naglalaho na no, imbis nga masagot yung mga tanong, ang tanong, eh parang lalong dumadami yung tanong. At yung hindi nasasagot. Example, meron na ho ngayong kasamang endosulfan issue. Oo, kaya lalong ano, kaya lalong tumatagal ngayon yung ano, di ba? Yung kanilang efforts para makuha yung mga bangkay sa loob. Meron pa hong issue mga kaibigan tungkol po doon sa kapitan na may mga reports na talaga bang buhay ito at nagtatago lamang o kasama po doon sa mga sinawimpalan. Yes, and yung blank special power of attorney na pinagsisikapan ng public attorney's office pagkatapos, eh sino ngayon ang kukuha ng 200,000 pesos ng lahat ng mga naiwan ng mga nasawi? Kaya ako, siguro pinakamaganda ho, sabay-sabay natin harapin na ang mga usap-usapan na iren atin pong niliwanagin kasama ang mga taong gumagawa mismo ng mga ingay ngayon. Wala nang pasikot-sikot pa, diretsa ang pag-uusapan, wala sasagutin po ang tanong ng bayan sa isang gabi ng harapan! Una, ito na ang pinakamalaking sa karagatan ngayong taon. Ito na rin ang pinakakontrobersyal. Kontrobersyal! Abay, bakit naman ito eh? Bansang tuman ng dalawang beses pinatay ang mga pasahero nito. Bukod sa pagkalunan, nasibling nalason. Nalason din ang mga bangkay dahil sa kaganyong kemikal na endosulfan. Sobra na talaga kayo. Bukod dito, kabila-bila rin ang kontrobersiya ng Sulpicio Lines. Pinip daw na pinapapirma ang mga kaanak sa isang black sheet para lang makuha ang insurance ng mga namatay na pasahero. Ay, terrible! Meron ko rin talaga ang ginagawang perwisyo ng perwisyo lines. Sorry lang po, Sulpicio Lines pala. Dahil eto pa ang isang kontrobersiya. Buhay daw ang kapitan ng barko. Naku kapitan, buhay ka ba? Kung totoo man ito, lumabas ka na sa lungga mo. Harapin mo ang kontrobersiya ng Sulpicio. Bakit nagtatago sa lungga? Isa pang kontrobersiya, pag-asa raw. Pag-asa raw ang may kasalanan sa trahedya dahil sa pagbigay ng maling weather forecast. You that she was actually, or that the typhoon was actually moving west. Again, Your Honor, I'm here as a source person. Okay. I cannot confirm that, Your Honor. Tama na ang tuwan dahil wala rin namang magagawa. Tama na. Kaya naman sa isang mong patuloy ang nagpapag-serve at gusto sumakay. Eh, hindi sa Sulpicio, kundi sumakay sa aming pagtatanong. Kaya ang tanong, ito ang tanong. Bakit pa niyang mga kaanak ng biktima ay gusto niya atang biktimahin? Gustong biktimahin ng Sulpicio Lines. Nagtatanong lang po, yan ang tanong.